Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang game sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Utah Jazz. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Let's go! So first game natin sa araw na ito ay ang number 1 ranked team sa buong NBA na Utah Jazz laban sa number 5 ranked team sa buong West at defending champions sa Los Angeles Lakers. Bagamat much awaited ang matchup na ito, ang dalawang team na ito mga kaibigan ay malayo nga sa kanilang full force sa game na ito. Sa koponan ng Lakers ay out pa din ang kanilang superstar duo na si LeBron James at Anthony Davis, habang sa Utah Jazz naman ay out si Donovan Mitchell, Mike Conley, Derek Favors at Rudy Gobert. So pareho ngang kulang ang lineup ng dalawang team na ito, kaya naman halina't silipin na natin ang mga kaganapan sa game na ito. Naging mabilis mga kaibigan ang simula ng dalawang team sa game na ito. Si Ersan Ilyasova ay agad na gumawa ng tatlong magkakasunod na 3 points. Nagambag din si Clarkson at Bogdanovich ng tig-isang 3 points. Habang ang Lakers naman ay lahat din gumagawa, kaya naman hindi sila naiiwan kahit na napakainit ng simula ng Utah Jazz. Sa kalagitnaan ng quarter mga kaibigan, patuloy ang mainit na shooting ni Ilyasova. Siya ay nagtala ng perfect 5 of 5 sa 3 points sa first quarter. Natapos ang unang quarter sa score na 35-34 at hawak ng Utah Jazz ang 1-point lead. Sa second quarter naman mga kaibigan, medyo bumagal na ang tema ng laro at naging pisikal at epektibo nga ito kay Montrezl Harrell. Habang sa Jazz naman ay hindi din ang papaiwan ng ating kababayan na si Jordan Clarkson at patuloy siyang gumagawa ng puntos. Sa kalagitnaan ng quarter ay patuloy pa din ang Jordan Clarkson show. May isang play pa nga kung saan na ipasok niya ang napakahirap na corner 3-point shot at tinapik niya pa si LeBron James. Ganun pa man, natapos pa din ang quarter na ito na hawak ng Lakers ang 3-point lead sa score na 65-62. Si KCP ay gumawa ng 18 points sa unang dalawang quarter upang pangunahan ng Lakers at 14 points naman si Jordan Clarkson ng Utah Jazz. Sa simula naman ng third quarter ay magkakasunod na defensive plays at puntos ang ginawa ni Andre Drummond. Kaya naman lumobo na sa 9 points ang kanilang kalamangan dahilan upang mapatawag ng maagang timeout ang Utah Jazz. Matapos ang timeout ay nagising na din ang mga players sa tulad ni Kuzma at Caruso upang pangunahan ng Lakers. Patungo sa fourth quarter ay baon ng Lakers ang 12-point lead sa score na 94-82. Sa umpisa naman ng fourth quarter ay patuloy na lumalaban ng Utah Jazz sa pamumuno ni Jordan Clarkson. Ibinaba nga nila ang kalamangan ng Lakers sa 6 hanggang sa naging isa na lamang ito. Kaya naman napatawag si Coach Vogel ng timeout. Last 10 seconds na makagawa si Clarkson ng isang clutch 3-point shot upang ibigay sa Jazz ang 2-point lead. Ngunit bumawi nga si Dennis Schroeder at nakagawa siya ng layup dahilan upang umabot ang game na ito sa overtime. Sa overtime naman ay naging kontrolado na ng Lakers ang game, kaya naman nakuha nilang panalo sa score na 127-115. Si Dennis Schroeder ay gumawa ng 25 points, 6 rebounds at 8 assists. 25 points din si KCP, 27 points at 8 rebounds si Andre Drummond, 13 points, 6 rebounds at 6 assists si Kyle Kuzma, 10 points at 12 rebounds si Morris at 12.7 rebounds naman si Montrezl Harrell. Sa Utah Jazz naman ay 27 points, 5 rebounds at 4 assists ang ating kababayan na si Jordan Clarkson, 20 points si Ersan Ilyasova, 19 points si Bogdanovich, 14 points at 8 rebounds si Royce O'Neal at 20 points, 14 assists naman si Joe Ingles. Sa game na ito mga kaibigan, ang key turning point nga ay ang second half. Dahil sa simula pa lang ng game ay nagtataka na ako, no Gobert at Derek Favors ng Jazz, ngunit panay outside shooting ang ginagawa ng Lakers. At sa second half nga ay gumawa ng Lakers ng adjustment. Mas ginawang involved na nila sa opensa si Andre Drummond upang mag-take advantage sa mismatch sa ilalim. Kaya naman nakagawa siya ng madaming puntos. Gumawa naman ng adjustment ng Utah Jazz at sinubukan nilang i-double team si Drummond dahilan upang ma-open ang mga shooters ng Lakers. Dahil sa panalo na ito mga kaibigan, ng Lakers ay may record na ngayon na 35 wins and 22 losses at 42 wins and 15 losses naman ng Utah Jazz. At yun lang po ang ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.